Sa ating buhay, ang dami na nating alalahanin. Ang daming bumabagabag sa ating isip, puso at damdamin. Aminin, lalo na yung marami tayong kinatatakutan sa buhay nating ito, lalo na ang salitang kamatayan o yung tayo ay sasakabilang buhay na sa mundong ibabaw. Yan yung ating pag-uusapan dito sa aking hindi man ako eksperto, hindi man ako perfecto, pero meron ako natatagong sekreto dito sa isip ko. Ayan. Welcome dito sa aking My Journal in Motion, sa Love, Life, Me, Myself and I dito sa Alexander YouTube Channel. Kung ating pagkakaisipin, totoo naman, ang buhay natin sa mundong ibabaw ay walang kasiguraduhan. Hindi ba't malakas ka ngayon, mayaman ka ngayon, tanyag ka ngayon, popular ka ngayon, pero hindi natin mamawawari ang ating kinabukasan dahil hindi natin hawak ang ating buhay. Ito ay dapat natin pagsang-alang-alang dito sa atin habang tayo ay nabubuhay. Sadyang totoo naman na syempre lahat tayo ay natatakot sa salitang kamatayan o yung sa tayo ay sasakabilang buhay na. Totoo naman, nakakatakot mamatay. Pero kung ating itong ipaghahandaan, lalo na kung tayo ay may mabuting kalooban, hinding-hindi mo ito katatakutan. Pero kung ating pagkakaisipin, hindi naman talaga nakakatakot mamatay. Pagmuni-munian mo ang nakakatakot o ang mas nakakatakot, kung ano ang iyong kadahilanan para lisanin ang mundong ito o yung ano ba ang magiging kamatayan mo. Hindi ba mas nakakatakot yun dahil hindi natin alam kung ano ang kadahilanan ng iyong paglisan sa mundong ibabaw? Ating pagkaisiping mabuti, hindi naman talaga nakakatakot ang salitang kamatayan. Kung pagkakaisipin natin ang mas nakakatakot, ano nga ba ang iyong sandi na paglisan sa mundong ibabaw o ano ang kadahilanan ng ating pagkamatay? Hindi ba't minsan hinihiling natin kung sana natutulog lang tayo, kung sana hindi lang tayo nagising agad? Diba yun yung mga wish natin dahil nga natatakot tayo sa salitang kamatayan? Maraming sanhi ang kamatayan, hindi na natin isa-isahin, di ba? Meron yung natutulog lang, meron yung biglaan, meron yung karumal-dumal. Kaya doon dapat tayo nakafocus. Ano ba ang magiging sanhi ng iyong paglisan sa mundong ibabaw? Kaya huwag natin kakalimutan ang manalangin habang tayo nabubuhay para gabayan tayo dito sa proseso ng pagpunta natin sa kabilang buhay, di ba? Sadya naman talaga ang realidad ay nakakatakot ang kamatayan dahil hindi natin ito madalas napapaghandaan, di ba? Dahil madalas parati tayong busy sa kung ano ang ginagawa natin dito sa mundong ibabaw, di ba? Busy tayo sa pagpapayaman, busy tayo sa ating mga kinalalagyan, kaya hindi natin ito masyadong napapaghandaan. Lalo na kung ito'y biglaan. Kaya tayo natatakot dahil bigla na lang tayong kukunin ng pagkakataon para tayo dalhin sa kabilang buhay. Ang isa pang kadahilanan kung bakit tayo natatakot sa kamatayan, dahil masyado na tayo na-attach sa mundong ibabaw, diba? Marami na tayong pinagsamahan dito, kaya natatakot tayo na iwan ito. Kaya pagkakatandaan, kaya tayo ay gumigising pa sa bukas sa ating buhay para paghandaan ang ating pagpunta sa kabilang buhay. Kaya ano pang ginagawa? Magpakabuti na, kasi wala naman tayong magagawa kundi sundin ang kalooban natin Panginoong Diyos para ang kamatayan ay hindi natin katakutan. Dahil nga, ang sabi niya, ang paraiso ay nag-iintay para sa atin, ang kalangitan. Totoo namang sadyang ay hirap lisanin ang mundong ibabaw dahil nakasanayan na natin ito. Nakasanayan na natin mabuhay na kasama ang ating kapaligiran, ang ating mga kayamanan, ang ating mga kaibigan, ang ating pamilya. Kaya minsan hirap na hirap tayong makawalan ito, makawalan ang ating sarili sa mundong ibabaw. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, handa ka na ba na pumunta sa kabilang buhay
o paghahandaan mo pa lang ang iyong kamatayan. Diba, parati tayong takot-takot sa salitang kamatayan. Pero, ngayon, naisip niyo na ba na hindi nakakatakot talaga ang kamatayan, kundi kung ano ang magiging sanhi mo paglisan dito sa mundong ibabaw. Pagkatandaan, pagkakabuti para hindi masyadong nag-aalala sa ating kinabukasan. Kaya nga minsan, di ba, binibiro ko ang aking mga kaibigan o yung aking mga nakakausap, bakit tayo natatakot pumunta sa kabilang buhay. Pero, pag sinabi ng mga magulang natin na iiwan nila tayo dito sa mundo ibabaw, takot-takot tayo. Pero pag sabi nilang, ilita, sasama na kita dito sa aking ginalalagyan, takot-takot tayo, wag muna. Pero, di ba, kalabisan na sa atin ang pag-stay dito kung ikaw ay natatakot pa sa ating pupuntahan. At pagkatandaan, itinuro sa atin ng Panginoong Jesucristo kung paano ang daan, kung paano ang paraan, at kung paano pagkakatandaan ang kabutihan na taglay niya ay itinuro at isinaksak sa ating mga puso at isipan. Hindi ba't maganda nating tularan na, lalo na ngayon sa mundong sadyang kaygulo. Kaya, ang pagpunta sa kabilang buhay ay ating paghandaan dahil wala naman tayo talaga pupuntahan, kundi mamimili lang naman tayo, di ba? Sa kabutihan o kasamaan. Kung gumawa ka ng kabutihan, pupunta ka tiyak sa kalangitan. Pero kung hindi, alam mo na kung saan ka o ano ang naghihintay sa'yo. Kaya, ngayon pa lang, magpakabuti na tayo. Magmahalan, magunawaan, at magmalasakitan sa mundong ibabaw. O ayan, wala na naman akong yaman na sa inyo na ibibigay, pero kahit papaano meron tayo na pag-usapan na makabuluhan para kahit papaano naman ang buhay natin dito sa mundong ibabaw ay gumaanggaanggaan. Thank you for watching and please subscribe to my YouTube channel and please like, share, and comment. And thank you for watching and God bless!